NCAA Philippines Rookie of the Year, NCAA Philippines Mythical 5, NCAA Philippines MVP, NCAA Philippines Champion, KBL 3-on-3 All-Star Game Champion, KBL Slam Dunk Contest Champion, EASL KBL Pre-Season Tournament Champion, KBL Regular Season Champion. Nakilala dahil sa pagiging high flyer at mayroong napakataas na vertical jump, pati sa mga nakakabilib na blocks at saka sa mga hassle plays nito na mapadepensa o opensa. At sa katatapos lang na 2023 FIBA World Cup ay tinawag siya na spark plug ng Gilas Pilipinas. Subalit bago pa man niya naabot ang kasikatan niya ngayon, ang buhay niya nung pagkabata ay hindi naging madali dahil sa kahirapan. Ito ang kwento ni Renz Abando. Si Renz Joseph Mamuyak Abando ay ipinanganak noong March 11, 1998 sa Santo Tomas, La Union, at siya ay may tangkad na 6 feet at 2 inches. Sa kanilang lugar sa La Union, una siyang namulat sa larong basketball. At noong nag-14 years old na siya, ang kanyang pamilya ay nagdesisyon na lumipat sa Baktad, Urdaneta City sa Pangasinan. Dito na nagsimula ang karir ni Abando sa basketball noong nag-aral siya sa Baktad National High School. Doon ay ipinakita niya ang kanyang galing sa paglalaro ng basketball. Subalit ang kabataan ni Abando ay hindi naging madali dahil sa kahirapan. Sinabi niya sa isang interview na noong elementarya siya ay pumapasok siya sa eskwelahan ng walang baon at pag-uwi niya naman ay hindi niya alam kung may kakainin ba sila. Sinabi niya rin na kapilang ang kanilang almusal sa umaga at kung minsan sa tanghali ay nagtitraining na lang sila imbis na kumain. At sa gabi na lang sila nakakakain at ang ulam nila sa gabi ay kundi itlog ay bagoong. Tiniis at nagsikap si Renz Abando para sa kanyang mga pangarap na maging isang basketball player. Pagdating naman niya ng kolehiyo noong 2016, nag-aral siya sa Philippine College in Science and Technology at dito ay naipakita niya ang galing niya sa basketball sa pamumuno ng kanyang coach na si Chris Calagio na dating PBA player. Dito ay humanga ang basketball community kay Abando nang maipanalo niya ang kanyang koponan na kanyang paaralan. Ang kanyang coach na si Chris Calagio ang naging instrumento ni Abando para makitaan siya ng potensyal ng coach ng UST Growling Tigers na si Coach Alden Ayo. At noong 2018 ay napasama na nga siya sa koponan ng UST. Kahit hindi pa nagsisimula ang UAAP season ay pinatunayan ni Abando na karapat dapat siya makapaglaro sa UAAP. Mas lalo pa siya hinangaan nang siya ay magrepresent ng kanyang paaralan na UST sa 3-on-3 UAAP PBA D-League. Subalit sila ay natalo sa championship sa kalabang defending champion na Ateneo Blue Eagles. Ang isa nga sa nakalaban niya ay ang kanyang idol na isang star player ng Ateneo na si Terdy Ravena. Pagkatapos ng tournament, humanga si Terdy Ravena kay Renz Abando dahil nga sa mga galawan nito sa court. At noong mga panahong iyon ay hindi alam ni Abando na nakikitaan siya ng potensyal ni Terdy pagdating sa paglalaro ng basketball. Sinabi pa nga ni Terdy na malaking banta si Abando sa liga sa mga darating na taon. Pagdating naman ng UAAP Season 82 noong 2019, si Renz Abando ang isa sa mga gumawa at nagbuhat ng koponan niyang UST Growling Tigers para makapasok sa UAAP Finals. At sa debut pa nga lang ni Abando ay talagang makikita mo na malayo ang mararating niya sa larangan ng basketball. At pagdating naman sa finals ay muling nakalaban nila Abando ang Ateneo Blue Eagles para sa UAAP Basketball Finals Season 82. Subalit sa ikalawang pagkakataon ay natalo ulit sila Abando sa finals sa koponan ni Terdy Ravena na Ateneo Blue Eagles at na-sweep sila nito.
Samantala, si Abando naman ay nag-a-average ng 11.9 points, 5.2 rebounds at 1.3 blocks sa kanyang mga laro in 23 minutes playing time sa season na yun. At noong pagkatapos ng tournament, tinawag ni Terdy Ravena si Renz Abando para kausapin at bigyan ng 2 pares ng sapatos. Ayon nga dito kay Terdy ay nagsimula ang paghanga niya kay Renz Abando ay noong D-League pa nga lang. Dahil nga sa katulad ng sinabi ko kanina na nakitaan kagad ni Terdy ng potensyal itong si Abando sa basketball. Ayon naman sa panayam ni Abando. Kaya pala tinatanong ako ni Terdy noong D-League kung ano ang size ng sapatos ko. Pagdating naman ng 2020, si Renz Abando kasama ang kanyang ibang teammates ay inireklamo ang UST sa kadahilan ng hindi maayos na pamamahala sa kanila ng UST, kabilang na dito ang illegal na training bubble sa Sorsogon. Maging ang kanilang pagkain ay wala silang maayos na pagkain. Sinabi rin nila na walang pag-aalaga at tulong silang natatanggap mula sa UST kahit na nagkakasakit na rin sila doon sa Sorsogon. Sa gitna ng imbestigasyon, si Abando kasama ang ibang teammates niya ay umalis na sa UST at lumipat ng ibang paaralan. Si Renz Abando kasama ang kanyang 2 teammates sa UST na si Ira Bataler at Brent Paraiso ay lumipat sa kasalukuyang NCAA champion na Letran Knights. Subalit bago gawin ni Abando ang kanyang desisyon na paglipat sa Letran, iba't ibang offer ang bumungad sa kanya sa iba't ibang eskwelahan katulad ng San Beda University, Adamson University at National University. Subalit mas pinili ni Abando ang Letran dahil sa level ng talent ng Letran sa NCAA at sinabi din ni Abando na mas gusto niya maglaro sa NCAA dahil ayaw niya makaharap ang UST sa UAAP. Sinabi din ng coach ng Letran na si Bonitan na hindi pagsisisihan ni Abando ang kanyang desisyon sa paglalaro sa Letran Knights. Kasama ang kanyang coach na si Bonitan, naging maayos ang daloy ng karera ni Abando. Mas lalo pa pinagbutihan ni Abando ang kanyang paglalaro. Nag-debut si Abando ng 1 panalo para sa Letran at nakagawa ito ng 19 points, 8 rebounds at 4 blocks at 3 assists laban sa CSB Trailblazers. Pinakita niya ang kanyang nakakabilib na mga blocks, pati na rin ang kanyang sipag sa paglalaro, mapa-opensa o depensa. Pinangunahan ni Abando ang kanyang koponan para madala niya sa finals. At sa finals ay nakalaban nila ang Mapua Cardinals. Pinangunahan ni Abando ang Letran Knights sa championship game. Subalit sa kasamaang palad, siya ay na-injury noong third quarter. Dahil sa pagkawala ni Abando, naging mahirap para sa Letran ang laban. Subalit nagawa pa rin ng Letran manalo sa larong iyon. Si Renz Abando ay nagtala ng 13 points at 7 rebounds sa loob lamang ng 20 minutes niyang paglalaro nung laban na yun. Bago magsimula ang Game 2, ay tinanghal itong si Renz Abando na Most Valuable Player. Siya rin ang nakakuha ng Rookie of the Year. Nakasama rin si Abando sa Mythical 5 noong season na yun. Nagtagumpay din sila makuha ang kampyonato sa NCAA Season 97. Si Renz Abando ay nakapag-average ng 15.11 points, 6.67 rebounds, 1.89 assists at 1.44 blocks per game. Pagkatapos ng karir ni Abando sa NCAA, pumirma ito sa Korean Basketball League na hanggang ngayon ay naglalaro para sa koponang Anyang KGC bilang shooting guard at small forward. Pumirma si Abando dito ng kontrata na nagkakahalaga ng 237 million South Korean won o 13.89 million pesos para sa pera natin. At yun ay sa unang taon pa lamang niya ng paglalaro sa Anyang KGC at pwede pa ito tumaas base sa performance niya sa mga paglalaro. Dito sa Pilipinas ang mga PBA players rookies ay kumikita lamang sila ng 200,000 pesos per month
at nasa 400,000 naman ang mga veterans bilang max contra. Ang realidad na ito ang dapat mapansin ng PBA Commissioner at isa sa dapat pagtuunan ng pansin. At noong January 2023 lang ay nag-champion itong si Renz Abando sa slam dunk competition sa Korean Basketball League All-Star. Nakakuha siya ng perfect score mula sa mga judges. Pagkatapos nito, nanalo rin sila Abando sa 2023 EASL Preseason Tournament kasama ang kanyang team na Anyang. Pagdating naman sa KBL regular season, dito ipinamalas ang kanyang galing sa paglalaro ng basketball at nakilala nga siya dito na isang high flyer dahil sa kanyang mataas na pagtalon. Nakapasok rin ang koponan niya sa finals at sila ang naging KBL champion. Noong 2022, naglaro si Renz Abando para sa pambansang koponan ng Pilipinas laban sa Korea. Kasama rin siya sa lineup para sa third window ng 2023 FIBA Basketball World Cup Qualifiers. Si Abando ay kasama sa reserve players para sa 2022 FIBA Asia Cup. Subalit matapos makaranas ni Dwight Ramos ng isang injury na naging dahilan para siya ay matanggal sa team, si Renz Abando ang pumalit kay Ramos kaya siya ay nakasama sa team. Ngunit sa tournament na iyon ay nabigo silang maging kwalipikado para sa quarterfinals. Ngayong bago lang nakasama si Abando para sa FIBA Basketball World Cup 2023. Noong unang mga laro ng Gila sa World Cup ay naging limitado ang paglalaro nito na ikinagalit ng mga basketball fans ni Abando. Subalit nung mga sumunod na laro ay paunti-unti ay nakakakuha na ito ng playing time at marami ang nagulat lalo na ang mga ibang bansang koponan sa ipinakitang husay ni Abando. Kasama ang pagiging masipag nito sa laro, pati ang mga pagsupalpal niya sa mga kalaban nilang mga kasaling NBA players. Mga kaibigan, iyan ang kwento ng buhay ni Renz Abando. Isa ka rin ba sa umiidilo sa kanya? Ano ang masasabi niyo sa naging buhay niya? Dito na natatapos ang ating video. Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!